welcome back again to Team Derushi Channel. And disclaimer lang guys, I'm not part of any recruitment agency. And this vlog guys is based on the experience nung taong na-interview ko. And hindi rin po kami tumatanggap ng any mode of payment regarding doon sa mga tao na natulungan namin sa application nila. So for today's vlog guys, let's welcome again Sir Joseph Blanquesa. And we will gonna talk about ano nga ba yung agency na tumulong sa kanya makarating dito sa Canada nang walang binabayaran na placement fee. So welcome back again Sir Joseph Blanquesa to Team Derushi Channel, and can you introduce yourself to all our viewers? Hello po sa lahat. Ako po si Joseph Blanquesa. Ang trabaho ko rito sa Quebec, Canada ay heavy equipment mechanic. So, direct to the point tayo kuya, paano ka nga ba nakarating dito sa Canada? By web surfing, then nakita ko sa workabroad.ph yung IPAMS, Industrial Personnel Management Services na may job worker sa workabroad. Then nag-walk-in ako sa opisina nila. Nagpasa ako ng papel. Luckily, kinabukasan, the next day may employer interview. So, mabilis ba yung process dun sa IPAMS agency? Mabilis lang siya kasi normally, umabot siya ng 1 year. Pero kami halos 7 months lang or 6 months na lang yata halos. Pero may nakakabala yung bang kung paano mo ipoproduce yung mga document mo. Kung mabilis ka mag-produce ng document mo, makakompleto, mas mabilis din ang process. So, kailangan pag nag-apply ka sa IPAMS, complete na yung requirements mo? Kung hindi ka pa naman, pwedeng hindi, pwedeng kompleto. Mas magandang kompleto na talaga. Pero kung, kasi may mga requirements pa sa yung hihingiin, na mga kulang, halimbawa, na nakita nila, na kailangan, i-obliga ka nila na kompletohin yun. So, kailangan, talagang asikasuhin mo agad. Huwag kang palipas ng araw o ng yung ipapabukas mo kaya sa kanalang, ganun. Kailangan talaga, kumplituhin mo agad siya. Para mas mabilis ang processing, mas mabilis may pasa ng papel. Mabilis ka makakalis. So, yung nung nag-apply ka dun sa IPAMS agency, mabilis ba sila mag-process? Mahigpit ba sila? May age limit ba? Age limit hanggang 45 years old. Mabilis lang ang process nila. Basta pag nag-walk, nag-walk-in ako, kasi ngayon, bawal walk-in ngayon. Pero noon, nag-walk-in ako, na-interview nila ako, then, aside from interview, may binigay silang questionnaire na tatagutan mo yun, mato 40 yata, mato 30. Then, yung question naman doon ay work-related siya. Kung heavy ang apply mo, hindi na yung bibigay sa yung questionnaire from the employer. So yung may binayaran ka ba dito sa agency na to? Nagbayad ka ng placement fee? Walang placement fee siya. So ang gastos lang namin dyan ay medical, 2 beses. Refundable pa yung isa. Then katulad ng biometrics. Tapos halimbawa kung magtrabaho ka overseas, kailangan mo ng police clearance sa foreign country na pinagtrabuhan mo. Kung wala, kung papakiladid ka. And kailangan mo ng mga katulad ng OFW info, yung mga passport mo. Kung nawawala na yung old passport mo, mapagawa ka na naman ng affidavit. Pero at least, kung galing ka sa foreign country or lahat ng employment mo na stated sa CV mo, dapat may supporting document ka, may COE, Certificate of Employment ka. So, ganun lang yung process nila. So, mahigpit talaga yung IPAMS agency when it comes sa mga documents na ipapasa mo sa kanila, right? Oo, mahigpit talaga sila. Basta, ang importante, kung inilagay mo sa CV mo o sa resume mo, kailangan may supporting document ka. Katulad na kung local employment, kailangan mo ng SSS static information. Tapos, kung abroad naman,
overseas, kailangan mo ng old passport, old contracts, police clearance, certificate of employment. Yan ang mga ano, kailangan. So, Sir Joseph, yung IPAMS agency ba, anong hinahire nila? Kailangan college degree ka ba or high school graduate? Tinatanggap ba nila? Sa papuntang Quebec, hindi siya required yung degree sa college. Ang high school graduate, okay na. Pero nakapokus sila sa experience na working experience at least 5 years kailangan para maging qualified ka. So, high school graduate, okay lang sa kanila, right? Basta kung meron kang 5 years experience up, is mas okay. Oo. Sa Quebec. Sa Quebec. Okay. So, any additional tips para dun sa mga kababayan natin na gustong pumunta ng Canada, especially here in Quebec? Matatagdag ko lang. Kailangan karoon kayo ng attractive na resume or CV. Yung elaborate mo yung duties and responsibilities mo katulad ng kung ano mga brand ng equipment na mga nagawa nyo. Tapos, kung apply mo ay mechanic, so mag-focus ka sa specialist skills na work-related as mechanic. Hindi yung ano-anong ilalagay para lang sabihin na marami ang alam na trabaho. Pero hindi naman siya related. Hindi siya nakatagtag na attraction sa employer. Okay. Sir Joseph, can you give us some tips and advice, especially yung mga gustong mag-apply papunta dito sa Quebec, Canada? Kung gusto niyo mag-apply papunta ng Quebec, dito hindi kailangan ng degree, high school graduate lang, then no placement pa. Tapos, ang kailangan niyo lang gawin, magkaroon kayo ng attractive na CV para maselect kayo ng employer. Then, sa kanyo na problemahin yung iba. Tulad ng yung mga gastos, kasi sino lang naman ang gagastin mo, medical. Tapos, yung pag-process nyo ng papel, pag asikaso nyo ng mga document nyo, kailangan, kung na-select kayo, bilisan nyo. Asikasuhin nyo agad para mabilis din yung processing ng ng visa nyo, ng yung deployment nyo, mas mabilis din. So, summarize ko lang guys, Joseph Blanquesa, yung agency na tumulong sa kanya is IPAMS Agency, which is located in Metro Manila, right? And wala po siyang placement fee. Ang binayaran niya lang is medical. And dun sa mga gustong mag-apply dito sa agency na to, legit po ito and recommended din siya ng POEA. Canada. So, thank you for watching guys. If you are new to my channel, don't forget to click the subscribe button. And click also the notification bell so that you don't miss anything every time I uploaded a new videos. And if you have any question, guys, you can comment down below. And itatry po namin sagutin yung mga question nyo or yung mga tips na gusto nyo. Share namin yung mga idea. Comment. So thank you, Sir Joseph, for giving us time again to share your experience and give us some tips yung mga kababayan natin, especially dun sa mga gustong mag-apply papunta dito sa Canada.